Ito na yung last part 5 po sa kung paano ko po naka-exit ng Dubai para makabalik dito sa Pinas. Ganun na, araw-araw na kasi nga, ayun na, wala talaga magawa si madam. Di ang ginawa ni Lola, utos dito, utos doon. Pero lahat po ginagawa ko. Kahit po malalaking kaldero, napapaputi ko pati yung sapwitan, nalilinis ko po lahat yun. Yung mga maitim na mga bintana, ginagawa ko lahat yun, kinukuskus ko po. Ganun po ako kasi pag sa pagtatrabaho. Kapag may bisita po, mabilis po akong gumilos. Hati dito, hati doon kapag yung nagsiserve sa mga bisita nila. Talo ko yung Muslim na talagang sabi nga nila, ang bilis ko daw kumilos. Kasi po, dati naman po, kasi nga po, factory worker po ako sa Taiwan, sa Korea, kaya po, malisip akong kumilos. Kaya itong po yung si Lola. Tapos si, one day, yung punso, yung bunso na kapatid ni sir, yan yung boyfriend ng Indonesian. Sabi sa akin, sabi niya, gusto mong umuwi talaga ng Pilipinas. Mag-search ka na ng ticket kung saan ticket ka makakabili. Ay, pinaniwala naman ako agad. Pinapunta ko dun sa malawak yung living room, yung para sa mga bisita. Malawak, pero mababa lang kasi bungalow na yung bahay nila Lola. Kasi nga, siyempre, marunong akong mag-laptop gamit ng computer. Kasi nga, siyempre, programming naman ako. Binigay sa akin ng laptop. Pag-yoko ko natin. Wala pang mga 5 minutes. Bigla akong hinawakan. Yakap ako. Siniko ko siya. Kalaking tao! Diyos ko, kalaking tao. Maliksi nga ako makumilos, di ba? Maliksi akong kumilos. Para kasi akong lalaki. Sa totoong buhay po. Para pa akong lalaki kumilos. Mabilis po talaga akong kumilos. Ngayon lang ako na parang, sa pagsasayaw, ngayon lang po ako naging parang bakla lang kumilos. Kasi nasasayaw sa content ko lang po. Pero talagang para akong lalaki kumilos. Siniko ko yung kapatid siya. Niya kasi yung boyfriend yun ng Indonesian. Kaya siguro talaga natuluyan ako ng Indonesian. Sumigaw ako. Tapos bilis ko. Tumalon po ako sa bintana. Buti na lang po. Yung bintana ay bungalo lang. Sliding window yun. Takbo ko. Talon ako. Yun. Tapos tumalon po. Diretso po ako sa kusina. 2 hours po ako nag-iiyak na parang baka po ang ingay ko. Ang iyak ko. Para po baka ang ginawa ko. Talagang nirelease ko talaga yung boses. Kasi yung boses kasi parang lalaki. Talagang tinalo ko talaga yung parang yung buong sambayanan makakarinig. Na kahit ang kapitbahay po makakarinig sa iyak na parang iyak na parang alulong ng aso. Yung iyak ko po talagang ganun. Sinadya ko po talagang umiyak ng ganun na halos mga siguro matatlong bahay makakarinig ng iyak ko. Yun. Itong si Lola, kasi nga, siyempre matanda na yung may sakit. Sabi sa akin, hindi kasi nga sinumbong ko na sabi ko, ang iyong ay mas munyakis nga yun. Sabi ko, Lola, yung anak mo munyakis. Kaya ako nag-iyak. Kung gusto mo, kaya sabi ko, pwede ko akusahin yung anak niyo. Ganun. Kaya kung gusto mo, Lola, na ipuuwiin mo. Uwi muna ako. Kasi nag-iisip yun sa Lola. Tapos, yun. Di, pinakalma nila ako. Hindi na akong trabaho doon. Nagkukulong ng sa kwarto. Tapos kinabukasan, sabi ni Lola, punta daw ako sa bodega. Clean daw the garage, sabi ko. Tapos yung bodega, yung istakan. Linis ko daw doon. Lahat ng mga kaldero doon naman, laki ng staff. Pinaputi ko talaga. Tapos, yung mga staff doon, linisin ko. Tapos, pili daw ako ng kung ano yung magustuhan ko. May nagustuhan ako malaking staff doon, malaki pa sa tao. Kinuha ko dalawa. Tapos, sabi niya, keep it, sabi nga rin, Lola. That is yours. Tapos, after noon, we will go to mall. Ginhala ako. Kasi nga, pinamilihan ako ng mga pabong. Tapos, but promise me that you will share, sabi nga lang, na share ka ng pamili ng ticket. Hati tayo, sabi nga, hati tayo sa gastusin. Kaya you will go home, sabi nga lang. You can go home na daw. Wait. Nagwala lang ang release. Ayun. Tapos, di nakabili naman
nakabilda si Lola ng ano. Tapos binigay ko yung alate ng ano ng ticket. Ayun, tuwing po ako. Naka-uwi po ako. Buhay na po ako naka-uwi. Masaya. At least, nairawas ko yung talagang nakipaglaban po talaga kay Madam eh. Kasi nga, kumbaga isa rin po yung inginatakot ni Madam na hindi ako napahamak. Sabi ko, my auntie was already, sabi ko, nasa Malacañang. Tapos, ang presidente po ng Pilipinas will come here to catch you. Sabi ko, ano mo, talagang nagulat po talaga siya. Yun po yung pinaka bigay ng kung paano ko po na napapatibay po ang takot ni Madam. Kasi sinabihan ko siya na darating ang Pilip, ang presidente namin na mula sa Pilipinas dito para sabi ko, iligtas ako mula sa iyo, sabi ko ganun. Kaya yun talaga katas kasabi ko, galing na si auntie sa doon sa Malacañang. Kahit hindi naman po Malacañang, talagang gumawa lang po talaga akong kwento na ano, sabi ko. Pero ang totoo, sa awal lang po, nagpunta si auntie para humingin ang tulong. Kasi nga talagang ano na, ganun na napahamak na tayo. Tapos, Diyos ko, kung ano, sa galing talaga, talagang pasaya. Kumbaga, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nga, yung talino po yung binigay sa akin. Tapos yung mga na blackmail kasi Madam, na sabi ko ang presidente nga pupunta na dito sa Dubai para iligtas ako mula sa iyo, sabi ko ganoon. Tapos sabi ko, you're a teacher, mawawalan ka ng license na magturo. Yun talaga. Tapos tumigil na yun si Madam mula nung sinabihan ko siya na darating na ang presidente mula sa Pilipinas na iligtas ako. Hindi na po ako ginulo ni Madam hanggang sa nakauwi ko. Yun nga lang po, napahamak ko dun sa ano, sa bunso ni Lola. At which is, yun din yung dahilan kung paano ako naka-uwi. Kasi nga, nag-iiyak po ako ng parang ano, ingay ng baka, ano, halos ilang kapitbahay po ang mga karinig. Kaya ganun po ang fighting spirit. Kailan po talaga fighting spirit. Laban lang, pero huwag po makapanakit. Yung kung kaya mo umiyak ng 10 bahay ang mga karinig, iyakin mo. Yun po ang panlaban. Matatakot sila. Kailang malakas ang boses mo. Yung boses lang po talaga ang nakatulong sa akin. Yung boses na paano ko umiyak ng napagkalakas-lakas. Tapos yun, yung pagka natakot na si Lola, nakauwi po akong buhay at buo. Yun.